ritual gamit ang bato. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ang isang spell gamit lamang ang isang bato. So sa mga hindi nakakaalam, ang bato ay isa sa napaka-epektibong ginagamit sa paggawa ng ritual. Ginagawa ito o ginagamit ito sa isang ritual sa buhay, pag-ibig, sa pera, at sa ating kalusugan. Ituturo ko sa inyo paano itong gamitin. And I make sure nyo lamang po, kapag ito ay gamitin ninyo, ang batong ito, sa inyong minamahal, huwag na huwag kayong humiling ng masama. Dahil ang bato ay sobrang napaka-epektibo sa paggawa ng ritual na kung saan hindi pwedeng humiling tayo ng masama. Ang bato ay isang matigas na bagay. Kaya naman sumisimbolo ito sa ating mga ginagawa. Kung ang bato naman kasi, hihiling ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, sa iyong partner na hindi maganda, sobrang napakatindi din ang tama nito. Ngunit, kapag hilingin mo ito para sa ikakabuti ng inyong relasyon, ay mas sobra-sobra din po ang talab nito. So dito hindi lamang ito para sa inyong mga partner, kundi para ito sa lahat. Sa bato ay pwede mong hilingin dito, halimbawa na lamang ay hindi kayo nagkakaayos ng inyong partner, hindi kayo nagkakaunawaan. Pwedeng-pwede mong hilingin dito na mawala yung galit niya sa iyo. At pwedeng-pwede mo rin hilingin dito ang magaganda mong pangkalusugan. Again, huwag tayong humiling ng ikakasama. Pwede ka rin humiling dito para sa inyong mga kaibigan. Kung gusto ninyo mapaganda yung buhay nila. Kung gusto mong may kaaway yung kaibigan mo at gusto mong magkabati sila, pwedeng-pwede mong hilingin dito. Pero hindi ka lamang basta-basta nahihiling dito. Again, so meron tayong proseso, meron tayong dapat sundin dito sa paggawa dito. At sa mga magkarelasyon, kahit sino ay pwede, babae to babae, lalaki to lalaki, pwede rin sa magkalapit at magka-LDR. At ang kailangan natin dito, bato lamang at ayun, panulat, dapat yung panulat na iyong gagamitin, pintil pen or di kaya color pen. Kasi dito, magsusulat tayo sa bato. At ang kailangan natin ditong bato, hindi lamang siya basta-bastang bato, kailangan ay brown lamang na bato. Tulad nito, brown lamang, huwag kang gumamit ng bato na itim. Diba, may mga klase-klase tayo minsan na yung bato ay kulay itim. At meron ding na parang blue. So, ito kailangan natin ng brown. Brown po. Mas maganda na yung bato na yung nakukuha mo ay galing sa ilog. Ayun. Galing talaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay makapangyarihan. Or kahit sa may gilid ng kalsada. So, meron yan, marami yung mga bato sa gilid ng kalsada, diba? At nakadepende rin kung gaano kalaki ang nakuha mong bato. Basta ito ay bato. So, ganito ang ating gagawin. Kumuha ka din ng isang baso. Kahit anong klase ng baso. Basta ito ay babasagin, pwedeng printed. Basta ito ay babasagin.
At kumuha ka din ng kalderong maliit. Or di kaya kahit lata na lamang. So, bakit kailangan nating lata? So, mamaya isasabihin ko sa inyo. Una, ang gagawin natin dito, ang bato na ito, gamit itong ating panulat, isusulat mo dito ang pangalan ni target. Or di kaya kung gusto mo rin hilingin para sa iyong health and sa financial, so pangalan ni target at pangalan mo. Pangalan ni target at pangalan mo na ikaw ang gumawa. Kapag nasulat mo, dapat pangalan at apelyido, kompleto po dapat. Kapag nasulat mo yung pangalan at apelyido niya, ang gagawin mo, kunin mo yung kaldero. Kunin mo yung kaldero or di kaya lata. Lagyan mo ito ng tubig. Mga isa't kalahating baso na tubig. Ang wato na ito na kung saan sinulatan mo, ilagay mo doon sa kaldero at pakuluan mo. Pakuluan mo ito ng 3 minuto lamang. So, 3 minuto na yon habang kumukulo siya, paulit-ulit kang humiling. So, di ba kumukulo yan. Paulit-ulit kang humiling about sa iyong love life, about sa financial, about sa iyong health. So, pwede mo siyang pagsabayin ang 3 yon. Or nakadepende sa inyo kung ano man yung kahilingan ninyo, dahil ito ay lahat ay pwedeng gamitin. Para ito sa lahat na pwede ninyong magamit, inhilingin nyo na rin dito kung halimbawa ay may taong nagkakautang sa inyo na kung saan hindi nagpaparamdam, hilingin ninyo dito na magparamdam ito at magbabayad ito. Ang taong may galit sa inyo, hilingin ninyo dito na magbati na kayo. Ang taong mainggit sa inyo, hilingin nyo rin dito. Lahat na, sa sinabi ko na nga, ay lahat na. Hilingin mo siya, so 3 minuto na yun, marami na yung kahilingan ang magagawa mo. And dapat, taos puso po talaga, taimtim, yung tipong hinuhugot mo sa iyong puso ang iyong mga kahilingan. And ayon, pagkatapos ng 3 minuto na yun, kunin mo yung kaldero, isang tabi mo muna. At palamigin mo konti. At sa tingin mo ay medyo malamig na, yung hindi naman yung malamig na talaga, ang gagawin mo, kunin mo yung baso na sinabi ko. Yung baso na yon na glass, na babasagin, kahit printed or mug. Kunin mo itong bato, gumamit ka ng pang-ipit, kunin mo itong bato, ilagay doon sa baso. Mag-ingat po na hindi mabasag yung baso. Pagkalagay mo ng baso, ng bato na ito doon sa loob ng baso, at kunin mo yung tubig na nasa kaldero, ilagay mo din sa baso. Kapag yung baso na yon ay hindi nabasag yung baso, or hindi man lang nag-crack, ang ibig sabihin nun ay positive ang iyong ginawa. Kapag paglagay mo sa tubig at ang bato na ito doon sa may baso, kapag ito ay nabasag or nag-crack, ibig sabihin nun ay hindi sang-ayon sa iyo ang inyong mga kahilingan. At again, huwag po humiling ng hindi maganda. Humiling po tayo ng magaganda para sa ating karelasyon, para sa ating hanap buhay, para sa ating kalusugan. At pagkatapos nun, kapag nalagyan mo na ng tubig, yung baso na yun, hawakan mo lamang, huwag mong masyadong hawakan dahil mainit. Humiling ka ulit. Hilingin mo lahat-lahat ng gusto mo. About sa love life, kung ano yung gusto mo, na gusto mong bumalik yung ex mo, gusto mong mapamahal sila lalo sa'yo, hilingin mo lahat-lahat. Health and para sa inyong hanap buhay. Pagkatapos mong humiling, kailangan na lagi kong sinasabi, taos puso po talaga. Pagkatapos mong humiling, ang gagawin mo, yung baso na yun, ilagay mo doon sa may altar ng 3 araw. Or di kaya ilagay mo sa likod ng inyong pintuan, or di kaya sa may bintana, or sa ilalim ng iyong kama. Nakadepende po sa inyo. At pagkatapos nun, ang bato na ito, itago mo. Kung maaari ay daladala mo palagi. Pero kung wala, ay pwede mo siyang ilagay sa loob ng iyong cabinet or sa iyong bag.
Yung tubig na yun na nasa baso, pwede mo na siyang itapon or idilig sa halaman kung meron kayong halaman. So ayun po, gawin ito ng Tuesday or Friday dahil yun ang pinakamalakas na araw na kung saan tatalab ito ng agad-agaran. So kahit anong oras po, wala pong problema. At kung gusto mo sa ibang araw na kung saan ay alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo talagang gawin, gawin mo kahit anong araw. Pero kung gusto mo na pinakamalakas talaga o pinakamabisa talagang talab Tuesday or Friday, or di kaya'y kabilogan ng buwan. So ayun po, salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.